Pagpalang hapon po ng Martes, mga ka-curious breeder. Update ko lang kayo sa mga painakay ko. Ito sa aking Alps 1 na split bronze fallow, pale-headed split bronze fallow, aqua turquoise, ayan yung kanilang mga naging anak, isang pied at tatlong solid. Actually, lima yan. Namatay yung isa. Yung dalawang kapatid, yung naunang napisa, pinaposter ko rito sa kabila. Kasi etong dalawa ay napag-iwanan. Kaya yung isa ay namatay, kaya nilipat ko sa kabila. Ayan, at lumaki-laki sila ng konti, naka-abol din. Kasi nga, hindi sila makasabay sa mga kapatid. Kapag umakyat yung parents para magsubo itong cock, susubuan yung hen, tapos yung hen naman, susubuan yung mga inakay. Natural, yung malalaki ang palaging mauna. Pakita ko sila. Dito sila sa kabila. Ito kasing pairing na to, yung opa. Fire blue opa. Ano to, Ewing. Bio. Split sa ino yan. Isa lang yung kanilang naging inakay. Ito yung kapares. Marahil nakita nyo na yan kung palagi nyong nasusubaybayan yung video ko. Ito lang yung naging inakay, yung white bulls na yan. Yun, sumisiksik eh. Yun. Ito yung dalawang sinasabi ko na Alps 1. Mukhang pale-headed rin naman. Ayan sila, oh. Mabuti nga, sinubuan yan eh. Kasi masyado nang malalaki nung inilipat ko. At mabait itong hen na to. Sinusubuan niya. Kahit hindi niya inakay. Nag-try lang ako kasi baka mamatay nga yung dalawa. Buti sinubuan. So malapit na yan bumaba. Siguro after this na makababa na ito, pagpapahingayin ko muna sila. Pati ito, pagpapahingayin ko muna kasi ayoko munang magparami. Dito nga sa flight, itong green perso ko na naglalabas ng perso opaline. Panay ang mate na niyan sa dito sa cage, nagme-mate sila. Hindi ko muna maisa lang. Tapos yung kapares nitong possible split and follow, yung green, yung far blue, namatay din. Dito naman sa kabila, yung aking Alps 1 orange space, saka pink-headed na si Putol, mukhang nagbabanded. Malamang ito ang isusunod ko kasi gusto kong makapagpabuga ng orange space na pale-headed. Itong isa na to, possible split bronze fallow. Itong orange space, wala yatang kargang bronze fallow yan, pero okay lang. Tapos itong aking Trimino na hen, ayaw niyang parisan itong Lutino. Ayaw niya, kutuhan lang sila ng kutuhan. Pero kapag sinalang ko, naaway niya.
Kaya ipinaris ko siya, itong lutuin na to, ipinaris ko dito sa Parblue 5 Split Ino. Sana itong lutino na yan ay split sa blue para maglabas sila ng cremino. Ito ay normal lang na lutino, kaya hindi yan maglalabas ng cremino. Pero hindi ko rin alam kasi swinap ko lang yan sa kaibigan ko. Mukhang opaline. Kung opaline yung parents niyan, split ito. So, posible siyang maglabas ng cremino opaline. Tapos, split sa blue. Kasi kung cremino lang yan, ay kung lutino siya, hindi split sa blue, hindi yan maglalabas ng cremino. Opaline lang ang ilalabas niyan na lutino, split, either split sa parblue at sa blue. Lalabas ko rin yan ng mga pied na opaline. Pero kung split siya sa opaline at split na rin sa blue, yun, maglalabas tayo na makapagpalabas sila ng cremino opaline. Kasi ito naman yung aking mga pabuga, yung unang clutch nung parents kanina, yung may inakay na Alps 1. Ito ay ito yung bronze palo. Bronze palo pied yan. Yung nakakapit na yan. Bronze palo pied na pale-headed. May dark factor yan. Kasi dark factor yung parents na nalilito ako kung aqua ba to o turquoise. So, medyo mahirap mag-ID kasi sa Alps 1, walang blue. True blue na tinatawag. Kaya itong meron ako ritong ito. Kulay blue. Ang tawag nila dyan ay turquoise. Ito, ano rin to? Turquoise na bronze palaw. Ayong turquoise din yan. Na opaline. Mukhang palid. Hindi ko pa rin maisa lang. Tapos itong nandito, meron na rin pang itlog. Ano nga ito? Opaline na pastel. Split ino. Ang kapares ay green deck ino. Opaline. Split yan sa blue. Ito yung kapares. Ayun, nabulabog. Medyo mailap to eh. Baka makawala. Palabasin ko muna. Ayun. Ayun siya oh. Medyo lumabo yung camera ko. Yan yung itlog. First class, tatlo. Sana makapagpabuga ako ng lutino opaline. Bata malabo. Okay, yun lamang mga ka-curious breeder. Hanggang dito na lang. At in-update ko lang kayo sa mga alaga ko. God bless. Salamat sa panonood.